Sunny, go ahead. Magandang araw, Angela. Naghain na nga ang kampo ni incumbent President Donald Trump ng lawsuits laban sa resulta ng halalan sa mga estado ng Michigan, Pennsylvania, Georgia upang ihinto ang bilangan ng mga boto dito. Kinokontesta rin nito ang bilangan ng balota sa Democratic stronghold na Clark County sa Nevada. Plano rin itong questionin ang pagbibilang ng mga mail-in ballots sa North Carolina na dumating matapos ang November 3 election, at opisyal din itong hiniling na magkaroon na ng recount o ng recount sa Wisconsin. Ayon sa Trump campaign, posibleng nagkaroon ng miscalculation sa ilang estado na may maliit na lamang si Biden. Patuloy ding pinipilit ni Trump na illegal at hindi dapat bilangin ang mga mail-in ballots na dumating matapos ang eleksyon kahapon. Sa kanyang pahayag, ilang oras matapos magsara ang halalan kahapon, idiniklara ni Trump na siya ang nanalo at pilit umanong ninanakaw ang mga boto niya ng kalaban. Dagdag pa ni Trump na nais nitong iakyat sa U.S. Supreme Court ang mga resulta ng halalan sa ilang estado. Sa kasalukuyan, patuloy na lumiliit ang lamang ni Trump sa mga estado ng Pennsylvania at Georgia habang patuloy na binibilang ang mga mail-in ballots dito. Ayon sa mga election officials ng mga estadong nagbibilang pa ng mga boto, ang kasalukuyang nangyayaring mahabang bilangan ay nananatili sa pulisiya ng kanilang mga estado at walang kakaibang ginagawa ang mga ito na labag sa election law ng mga estado. Angela, sa kasalukuyan ay nasa 264 na ang electoral votes ni Biden kontra sa 214 ni Trump, at kinakailangan lang isang kandidato ang 270 electoral votes upang manalo. Yan ang pinakalatest sa U.S. elections. Angela? Yes, Sunny, ilan na lamang yung kakailanganin na electoral vote mismo ni Biden upang manalo? Kasi I understand siya yung leading in terms of electoral vote. Sunny? Sa kasalukuyan, Angela, no, nasa 264 nga ang electoral votes ito ni dating Vice President Joe Biden. At kailangan na lamang niya ng 6 na electoral votes upang maabot ang magic number na 270. Ito ay posible niyang marating, Angela, kung siya ang mananalo sa Nevada o kaya naman ay sa Pennsylvania. Isang estado na lang, Angela, at siya na ang posibleng magwagi sa White House. And ano naman yung posibleng case na i-file ni U.S. President Donald Trump doon sa issue niya ng late na pagsumite ng mga mail-in ballots? Isang unusual thing nga ito, sabi ng mga electoral o election officers sa bawat estado, maging ng mga election experts dito sa Amerika. Isang bagay na hindi nila inaakalang gagawin ng isang kandidato sa Amerika na nais nitong ipahinto ang kasalukuyang pagbibilang pa lamang ng mga eleksyon o balota na legal na nagawa o nakast kahapon November 3. Sabi nga nila, isa itong unprecedented na pagpapahinto ng isang democratic process sa bansa, at hindi pa nila ito nakikita na ginagawa o pinapayagan ng korte. Ayon sa mga election officers, Angela, posible na magkaroon pa rin ng question ang pakampo ni Trump kung ito ay sa resulta na ng bawat estado. Ngunit inihintay pa natin to, Angela. Isa nga sa kanilang ni-request ng magdeklara ang Wisconsin na nanalo si Biden ay magkaroon ng recount dito. Sa ngayon, ito lang bang ang inaasahan ng kampo ni Trump at ng mga election officers na posibleng mangyari at magawa ng kampo ni Trump? And lastly, Sunny, ano, since ito nga sinasabi nila ang Pennsylvania, ang tipping state sinasabi nila dyan, ano, dahil huli nga silang nagbibilang nitong mga mail-in ballots, absentee votes, and hanggang kailan ba ang magiging bilangan dito sa state na to, and ano yung nagiging resulta towards this, ano, kasi as of now lamang si U.S. President Donald Trump dyan. Pero dun sa mga nakikita nilang natitira pang mail-in ballots and absentee votes, meron bang paraan or pagkakataon o opportunity si Joe Biden na makahabol dyan sa state na yan? Sunny? Tama ka dyan, Angela, no? Sa kasalukuyan, nangunguna pa rin, although maliit na lang ang lamang ni President Trump sa estado ng Pennsylvania. Ngunit dahil nga ang estado ng Pennsylvania ay mayroong batas na maaari silang magbilang ng mga mail-in ballots na dumating noong November 3 or even after November 3, basta ito ay mayroong postmark na before November 3 election, pwede silang maibilang hanggang 9 na araw
matapos sa general ng general election kahapon. Sa kasalukuyan, Angela, isa nga itong dahilan kasi halos 4 million na mail-in ballots ang dumating. At may batas kasi ang Pennsylvania na pwede lang nila itong simulang bilangin ng 7 p.m. after the election kahapon. Kaya talagang mabagal at mahabang proseso nangyayari sa kanila. Ngunit nakikita nga natin na ang mga mail-in ballots na kasalukuyan pang binibilang ng Pennsylvania ay nanggagaling sa mga urban or sa mga city kagaya ng Pennsylvania o ng Philadelphia sa Pennsylvania. At alam natin na ang Philadelphia, ang pinakamalaking syudad ng Pennsylvania, ito din ay Democratic stronghold. At marami sa mga tao dito ang bumoto ng mail-in. Kaya itong maliit na lead ni President Trump, inaasahan natin na patuloy pa rin itong liliit at posible pa rin, Angela, na manalo si Joe Biden dito sa estado ng Pennsylvania. Nako. Aabangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Sonny Cos, live mula sa California, USA.